Sangalin ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pinaalalahanin tayo ni Jesus ngayon na ang panlabas na pagsunod sa batas ng Diyos ay hindi sapat upang tayo maging tunay na mga alagad niya. Upang maging karapat dapat na maging alagad niya, kailangan bukas ang ating mga puso sa pagsunod sa mga kautusan niya. Sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya, tayo naway lumago sa pag-ibig. Pag-ibig na malaya, responsibilidad, at bukas pala. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalukuyan tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain na dudulot ng kapatawaran ng may kapak. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kawan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mo wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kailasan.
sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahan mo kami naway mapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Maglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alimang sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ay siya mo tutunuhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalingan niya ang mga may takot sa kanya. Kailanman, wala siyang inutusan magpakasama o pinahigulutan magkasada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos, mapalad.
Pagbasa mula sa unang akla, unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, sa may mga may sapat na gulang sa pamumuhay, espiritual, kalunguan ang pinangaral namin. Subalit hindi kalunguan ang salimutan ito o ng mga sagapamahala sa ngayon na nakatakda ang malipon. Ang tinutukoy ko ay ang palapala ng Diyos na nalihin sa tao. Itinalagan niya ito para sa ating ikadarating na bago ang bigayin ang salimutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapalahunan ito, wala na maunawa sa pakanakalang iyon. Sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinakos sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni narinig ng tenga, hindi pa rin sumasabi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na palapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, huwag ninyong akalain na parito ang upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako upang hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at tinapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang maliliit ang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi magaganap ang lahat. At sino mang nagpapawalang palaga kahit sa kaliliit ang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang lumaganap ng kautusan ay nagtuturo na ito pa rin iyon, ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ang pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo ang loob na inyoto sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino ang makamatay ay mananagot sa hukuman. Kung kayo'y sinasabi ko sa inyo, ang mabubuhos sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang mahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanitrim. Ang sino man magsasabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasa po rin ang impyerno. Kaya kung magkahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama na loob sa iyo, ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa ramang dambana at malipagkasundo ka sa kanya sa kakapagbalik at magandog sa Diyos. Kung may magsakdal lamang sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon. Bago ka niya hirap sa hukuman, kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom
na magbibigay naman sa iyo sa tao at ikaw ay mamibilang ko. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas na doon, hindi mo na babayaran ang kahuli-huliang pusing. Narinig ninyo, nung muna, hindi mo ito sa mga tao, huwag kang makikiyapin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, sino mong tumingin na may mahalay ng pagdanasan sa babae, sa isip niya ay nakikiyapin na sa babae niyo. Kung ang mata mo ang isang naging sanina, yung pagkakasala ay kukutin mo at itapon sa magat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Kung iyong kamay ang isang naging sanina, yung pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi sa katawan kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Sinabi rin naman kapag napahiwalay ang lalaki ang kanyang asawa ay dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngayon sinasabi ko sa inyo kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa at hindi naman ito naangalam niya at ito'y nagkasawa muli, ang lalaki ito'y nagkasala. Itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangalan niya. At sino mang nagkasawa sa babae ng hiwalayan ay nangangalam niya. Narinig pa rin ang nungunay, iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinalumpaang pangako. Pagkusigap din mo ang iyong sinumpaan sa pangako sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa huwag na kayong manumpa. Kung nangangako kayo, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang namin sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya saksi ko ang lupa sa mga ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag inyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem sa mga ito'y lunsan ng takilang hari. Niwag sasabihin na matay man ako sabagat ni isang buhok sa inyong uli hindi mo makuputi o makapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi sabagat buhan na sa masama ang anumang isumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinabuli ka namin, Panginoon, sa Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. So, bahagi po na kung saan ay pinapahayag sa atin ang buong may kapal ang tungkol sa pagsunod sa utos. May dalawang version po yung ating Ipanghelo ngayon. Mayroong shorter form at saka yung longer version. Yung binasa ko po sa inyo yung longer version. No? Para maging bahagi po ng pagkilos na kasi kung may sanakalan na iba ay ito ay iba't iba ang kahulugan. Ito po yung sumasalamin ikin sa lahat sa kahalagahan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Alam natin na napakalaga ang kautusan. Sa bawat lipunan, may kautusan. Kahit na upaho na pasimula pa ng daigdig, ang mga unang tao ay gumagawa ng mga kautusan. Tayo nga, may tinatawag tayong kod o kalantsyaw. No? So, bahagi ng pagkilos na ito yung pinamahayaan natin sa banal na kasulatan, yung Ten Commandments na ipinamamaling ngayon sa Ebanghelyo. Pero bahagi mo na ito ay nais na palalimin ni Jesus sa dalawang puntos. Una, yung kahalagahan ng kautusan na ito. Tulad na ipinahayag po ng pumikapay sa aklat ni Propeta Sirach. Anong sabi? Na itong kautusan ay para sa kaligtasan ng tao. Yun yung hamon na ibinibigay ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Sirach. Follow my commandments and you will be saved. Magdudulot ng kaligtasan. Yung batas na ginagawa natin ay dapat magdudulot ng kaligtasan. Ang mga batas na itinakda ng Diyos ay siguradong magdudulot ng kaligtasan.
Pero ginamit niya sa may mga batas na nagpapahirap. May mga batas na nagdudulot ng kahirapan sa tao. May mga batas na kung minsan ay nakita po natin ay wala nang relevant sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya po, isa sa mga pinagtatalunan sa US, yung utos ni President Trump na kapag mayroon pa sa travel, kapag galing ka sa ibang bansa, ay hindi ka pwedeng pumasok sa Amerika. Yun ay hanggang ngayon ay pinagtatalunan nila hanggang sa Supreme Court. So, well, with what potential? Ano yun? Ito pang batas na ito ay magliligtas sa mga Amerikana, no? O hindi. Kaya po napangahalaga rin po yung pag-uusap. Anong katusahan dito sa Pilipinas, ibinahagi ko, magamat hindi ko muna bahagi yung uusapan doon ng gabi, yung buong sulat pastoral o statement ng Catholic Bishops Conference of the Philippines against the reinstitution of the death penalty. Pero inilatala ko natin nung mga misa ng linggo na ito yung statement ng CBCP. Bakit? Kasi yun ay bahagi ng pagkilos na rin. Maligtas. Maligtas ang buhay. Well, yung nagawang gawin, wala na tayong magagawa doon. Pero yung nawamakita natin, kaya nga po yung pamantayan na nais natin bigyan pa si Raelin, no? Ay restorative justice. No? Hindi punitive justice. Kasi nais natin na may ipakita na itong batas nito ay yung batas na nagliligtas. Hindi lamang batas na nagpapahirap. Hindi lamang batas na o tawagin natin ay nagpaparusa. No? Kaya bahagi ko lang makita, no? Well, very clear yung ipinahayag sa atin sa aklat ng Propeta Sira. Sumunod ka sa aking mga batas at ikaw ay magdudulot ng kaligtasan. Kaya yun ang katanungan. Ito pang mga batas na ito ay isang batas na nagliligtas o batas na nagpapahirap. At sinasabi natin na maaaring nagliligtas pero nagliligtas sa ikin na nakararami. Hindi lamang sa ilan. Kaya bahagi ng pagkilos na kung saan ay bigyan din natin ng panginilay. Kasi hindi lamang mo siguro sa kongreso, kahit naman sa sarili natin yung mga bahay, sa sarili nating pamayanan, baka may nakikita tayong mga batas na hindi na nagliligtas. Bakit na kailangan nating baguhin? At kung mayroon mga batas na sumisikil, ay dapat nating inaalis. Kasi yun ang isa sa maliwanag na kahalagahan ng batas. Ang batas na nagliligtas. The law that saves. Pangalawa, bahagi ng pagnilay na pinamani ko sa atin sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito ay hindi lamang yung batas na katulad ng mga Pariseo at mga Eskriba. Ano yung mga batas sa mga Pariseo at mga Eskriba? Ito yung batas na ay to the letter. Ay, yan lang kasi nakasaad yan eh. Pero huwag natin kalimutan, kaya manong sabi ni Jesus, maluwag yung sinabi ni Jesus na huwag kang makikiapin, huwag kang papatay, huwag kang maninirang puri at magsinungaling,
Pagdito pinaalala lang po may kapatan, hindi lang mayaw. Kunin lang natin yung isang isa, huwag kang papatay. Ano sabi dito? Hindi lang huwag kang papatay. Ano ang sinabi dito? Huwag kang mapupuot. Eh, ibig sabihin, sabagat yung pagpupuot, simula na kagad yung para ikaw ay pumatay. Kaya dapat maging maliwanag na yung pagsunod mo sa mga batas ay alin. At ang pagkasakatuparan ng mga nabanggit na batas ay alin, isang pagkasakatuparan ng kung saan ay hindi dapat mawalan ng pag-ibig. Kasi yung batas na tinuro na Yesus ay alin, batas ng pag-ibig. This is my commandment, love one another. The law of love. Ibig sabihin, hindi ka dapat sumunod ng batas nang walang kaakibat ng pag-ibig. Kaya ka sumusunod ng batas, gawa ng pag-ibig. At madaling sumunod ng batas, gawa ng pag-ibig. Siguro tama-tama rin ang magbabalintay sa day. Na kung saan ay huwag natin kalimutan, araw ng mga puso, araw ng pag-ibig. Yan yung pinakabatas. Ang batas ng pag-ibig. Na yung pag-ilos natin ay nagmumula at nagtatapos sa pag-ibig. Na kung saan ay huwag natin kalimutan, it starts and ends with love. Kasi bakit? Yun ang Diyos eh. God is love. At yun yung panyay na huwag natin kalimutan. Yung batas na pinamahalaan natin ay yung batas na mga Diyos. Hindi lang basta batas. Kahit sino pwedeng gumawa ng batas. Pero ang ating sinusunod ay hindi lang basta batas. O dalo, ang batas ng pag-ibig. Kaya bahagi ng saan makita natin yung pag-ibos na ginagawa natin sa mga batas ay may kaakibat na pag-ibig. Hindi pwede ang batas ay walang pag-ibig. Bakit? It will be brutal. Bahagi yun na kung saan ay makita. Brutal ang batas na walang pag-ibig. Pagkaman po kumisa din ang gusto ng tao, brutal. Sabi ko nga siguro, sapagkat baka itong mga tao ito, hindi rin nila naranasan ang pag-ibig. No? At kapag ang batas ay brutal, walang matutunguhan yan. No? Hindi yan yung batas na itinalaga ng Diyos. Ang batas na itinalaga ng Diyos para sundin ang tao ay hindi ang brutal na batas, ngunit ang batas na nagmumula sa pag-ibig at magtatapos sa pag-ibig. Yun yung paanyaya na ipinapahay ng buong magawal. Kaya na siguro sabihin natin na yung mga hindi sumusunod sa batas ay walang pag-ibig. Pero alin ba, dapat tayo, kung talagang sumusunod tayo sa batas ng Diyos, ang pag-ilos natin ay dapat may kaakibat na pag-ibig. Yan yung hamon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi, yan ang kanyang batas. Yan yung sinasabi natin na, sinasabi niya na, yung more than the fulfillment of the law by the Pharisees and by the scribes. Na yung pagkasakatuparo ng batas ay gawaan ng pag-ibig. Eh siguro sabi natin din, ay di kulang pala ang pagsasakatuparo ng batas kung walang pag-ibig. Hindi yung masama na sumunod ka sa batas ng walang pag-ibig, pero kung ikaw ay nagkasunod ni Kristo, hindi ka pwedeng makontento
na yung pagsunod mo sa batas ay walang pag-ibig. Hindi pwede. Bakit? Hindi yan makakristyano. Kinakailangan ang pagkilos natin ay isang pagsunod sa kalooban ng Diyos na may kaakibang na pag-ibig. Bakit? Ay di, robot lang labas mo. No? Robot lang. Walang pag-ibig eh. At itong dalawang pag-iwan ang mapaparal sa inyo sa ating pag-inilay po sa araw na ito. At dinilin natin sa harapan ng pumikapal. No? Sabagat, bahagi mo ng pagkilos natin. Alam niyo kung isa na alam niyo sa Pilipinas, ang dami nating batas. No? Hanggang ngayon, gumagawa tayo ng batas. No? Pero sabi nga natin, ba't hindi yung nagiging maayos ang ating mga batas? Kulang. Kulang mo sa pagpapalasakit. Kulang mo sa pag-ibig. No? Kulang sa pag-ibig. At alam po natin na yung pag-ibig natin ay walang iba kundi pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Kaya yun po yung nakasagata yung lahat ng ating mga batas. Lalo-lalo po yung sampung utos ng Diyos. It is the law of love. Siguro po maging may isa katumbaran natin na makunawa ang huwag nating kalimutan. No? Hindi lang ito batas. Ito yung batas ng pag-ibig. Yan yung nais na ipanyaya sa atin ng puro may kapal. Kaya na may extra effort na kinakailangan natin ibigay. At saan tayo kukuha noon? Ay walang iba kundi kay Jesus. Siya ang unang nagturo sa atin. Kaya na ako siguro ngayong panahon na ito, magbabalintay sa iyo. Huwag natin kalimutan ang pinakaguro natin sa pag-ibig at sa katuparan ng batas na walang iba kundi ang batas ng pag-ibig. Yun yung pag-ibig na inilagay ng Diyos sa batas. Tanging ang Diyos lang natin ay nagbigay ng utos na magmahalan tayo. Bakit? Kasi yun po yung lakas ng ating pagkilos sa mundong ating ginagalawan. It is the guiding force, pag-ibig. Yan yung life force na huwag natin kalimutan kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ito. Gawa ng pag-ibig. At marami tayong gagawa ng pag-ibig. Yung mga taong namamuhi, distracting yan. Walang mapapatutunuhan yan. Pwede siguro, pwede rin na makasunod sa batas. Yung mga taong gawa ng galit, pero hindi ligayang ang mundi nila. Kaya ang tawag natin sa internal life period, kaligayaan walang katapusan. Hindi ka magkakaroon ng kaligayaan walang katapusan. Kung sasakatuparan mo lamang ng pagsunod sa mga batas, ay gawa ng galing. Yun dapat ay gawa ng pag-ibig. So ito na dalawang tagatiwala ko sa inyo. Yung batas na nagliligtas at ang batas ng pag-ibig.
Magsitayo po tayo. Sumasampalataya po sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ng mga po kay Jesucristo, hindi sa manang ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa lahat ng Espiritu Santo, pinalang ni Santa Maria, ipinagpasa akin ni Poncio Pilato, pinalo sa krus na matay ni Diyos, pinalo sa likor ng mga imam, na may katuparan na buhay na magulig, na magkaya sa lahat, na lumulog sa kanya ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magpupunan pa rin ito at magpupos na magbuhay at matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal ng simbahan katolika, sa kasamaan ng mga madama, sa katawaran ng mga kasala, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Diyos, ang laman ng ating isipan at ang ating iniquity, kaya naman manalangin tayo sa Ama para sa pangailangan natin at ng ating kapwa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumunong sa simbahan ay tumulad kay Jesus na may dalisay na puso at lubos na nakatalaga sa kalooban ng Ama, panalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa iyo. Si Jesus na siyang anak, na iyong anak, tulungan mo kami makasunod sa Kanya na nabubuhay na mamayani kasama mo ang Espiritu Santo magpasama lang ang Diyan. Amen. Thank you.
Pagsitayo po tayo lang. Manalangin tayo mga kapatid upang ang pag-ahay na inatalamdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tagapin naman ang Panginoon, nagpapagahin sa iyong mga kamay. Sa kapulitin karahalan at sa ating kapulitibangan at sa buong sabayan niya ang banal. Ama namin lumika. Kami naman italisahin at paribaguhin nang aming daganaming pag-ahain, kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pag-anais naming sundin ang loob mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Ibigayan mo namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya yung pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Lubang na magpag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinuko. Kaya nabuti niyang siya ipanganak ng merong bubad mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng aming kamatay, kami nagaw na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami, kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo at magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel sa singawit na papuri sa iyo na walang humbay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan.